What up mga kahigan? Alam kong familiar na kayo dito dun sa 299 pesos na engagement ring na itong si ate girl na dismaya sa boyfriend niya ng 8 years dahil binigyan siya ng 299 pesos na engagement ring. Kitang-kita yung hinanakit ni ate girl at quinestion niya na yung value niya sa boyfriend niya. Sising-sisi si ate girl dahil sa 299 pesos na engagement ring na natanggap niya. Pero ngayon mga kahigang, titingnan natin yung 299 pesos na engagement ring na binigay ni Kuya Guy kay ate girl. Kaya ito i-unbox natin yun mga kahigang. Mga rings galing sa Mikana. Rings, may S kasi apat yung nandito sa atin ngayon. So ito yung packaging niya, no, mga kaiga. Napaka-simple lang, napaka-minimal, Japanese-inspired. Tapos dito, yan, makikita mo, make memories. Talagang make memories kasi ito. Talagang tumata kay ate girl itong 299 pesos na ring. Okay mga kaiga, buksan na natin, slide lang natin pa side. Whoop, yun, andito ulit yung Mikana logo. Yan, buksan natin. Yun, may paper wrap, Mikana ulit. Okay, angat lang natin ito mga kahiga. Consistent sa branding itong Mikana. Okay, tabi natin yung iba. Okay, nandito na yung mga ring. Yan, nandito sa case. Okay, tabi muna natin dito mga kahiga. Check pa natin yung laman. Okay, nakalagay. May thank you card. Uy, may polishing cloth. Okay, may free na polishing cloth. Yung Mikana, yan. Meron pang sobre, yan. Mikana ulit, nakalagay dito yung logo nila. Consistent talaga sa branding. Ayun, Mikana logo na naman andito. Okay, kung gusto mo ipang regalo, meron ng kasamang gift card dito. Tapos, ano to? Okay, parang introduction lang sa branding nila. Ayan, about us. Meron pang mga pouch. Since apat yung rings natin dito, no? Apat din yung pouch. Ayan. Ayun, nakalagay, Mikana. Tabi muna natin to, no? Bali mga kaigang, all white yung case nila, no? Tapos dito sa likod, yan. Nandito yung pangalan ng ring. Pagkakalam ko mga kaigang, yung pangalan ng ring is Churuko. So hanapin natin dito, no? Ito, Terumi nakalagay. Tapos, Tomiju. Dito. Masuyo. So ito yung last. Ito yun. Yun, Churuko. So ito yung ring na nag-viral, no? Pero mamaya natin bubuksan to. Check muna natin yung iba dito mga kaigang. Bari dito pala sa case, malalaman mo na napaka-affordable nito, no? Yung mga ibang mamahalin kasi na ring eh, di ba? Naka-suede pa yung case nila. Okay, dahan-dahan mga kaigang. Oo, yun, silica gel, bungad na bungad. Kuya Guy, baka naman nung binigay mo yung ring, hindi mo tinanggal yung silica gel. Eh bungad na bungad, ganito papakita mo. Talagang magtatap sa sa'yo si ate girl, Kuya Guy, ano ba? Magaling mo na yung silica gel. So ito yung 299 pesos na Mikana Terumi ring. Anong masasabi nyo mga kaigang dito sa ring na to? Comment down below. Kung titingnan natin mga kaigang, okay naman siya. Bale, gold pala to, no? Nagiging silver lang sa camera natin kasi maliwanag dito. Tapos yan, nandito yung mga stones niya. Yun, laki oh. Parang diamond. Hindi ko alam kung anong material na ginamit dito. Hindi nila sinabi. Pero yun nga, compare sa mga ibang ring, ito magaan siya. Yung texture niya yan, kung makikita nyo, okay naman. Look at that. Kita nyo naman, oh. So, kiniklaim na Mikana na gold-plated yung mga ring nila. Pero ang gaan niya, tapos ang mura niya kung gold-plated, tapos 299 pesos lang, di ba? Kaya yun din siguro yung napansin ni ate girl bago siya tumingin sa Shopee or Lazada. Isotin nga natin. Asya ba sa atin to? Hindi, kasi ibang babae. Dito na sa pinky finger natin. Yun! To be honest, maganda naman siya, oh. Oh, look at that. Oh, di ba? Nice! Ganda nga, eh, oh. Sa totoo lang, hindi mo mapapansin na 299 pesos lang to, lalo na kung magaling yung nagdadala. Kaya yung mga ibang artista, di ba, kahit okay-okay lang yung suot nila, nagmumukhang mamahalin. Okay, balik na natin to mga kaigang. Check natin yung pangalawang ring. Whoop. Okay, check natin tong Tomiju. Okay, Tomiju. Okay, buksan natin ang dahan-dahan ulit mga kaigang. Whoop. Yun, may silica gel na naman. Yun nga, baka hindi tinanggal ni Kuya yung silica gel, no? You know? So, ito yung Mikana Tomiju ring. Anong masasabi nyo dito mga kaigang? Ooh, nice. Ang laki ng stone niya dito. Compared dun sa nauna nating binuksan. Look at that. So ito mga kaigang, mas malaki yung bato niya. Yan, kitang-kita oh. Pero mas manipis.
tsaka mas magaan. So gold din to mga kahigang, no? Kung titingnan nyo ng sobrang malapitan, no? Hindi consistent yung texture niya mga kahigang, yan. Di ko alam kung anong method ng gold plating yung ginawa dito. May mga inconsistency lang sa texture, yan, no? Pero hindi naman halata pag tinignan nyo ng malayo mga kahigang. Okay, suot nga natin. Yun! Ang laki ng bato niya mga kahigang, oh. Nag-sparkle dito sa lighting natin. Mukha bang 299 pesos yan pag nakita nyo mga kahigang? Look at that! Yung link pala ng mga ring natin mga kahigang, nasa pin comment lang sa baba kung gusto nyo kumuha. So yun mga kahigang, inuulit ko, ito yung Mikana Tomijo ring, okay? Check natin yung third, napapalipit na tayo sa viral ring. Okay, check natin tong ring number 3, ito yung Masuyo, okay? Mikana Masuyo. Okay, buksan natin ang dahan-dahan mga kahigang. Oh, yun! Bungad-bungad talaga, silica gel, no mga kahigang? Kuya Guy, natanggal mo ba talaga yung silica gel? Okay, pakita natin sa camera to mga kahigang. Uy, ang ganda ng design nitong Mikana Masuyo rin, no? Look at that! 299 pesos lang yan mga kahigang. Ano masasabi nyo dito? Comment down below! So mga kahigang, ito na mismo yung Mikana Masuyo, yan. Look at that! Bali, gold plated din to. Manipis lang siya, no? Tsaka, ang gaan niya. Tsaka, napansin ko dito mga kaigang, hindi siya isang buo, no? Parang bracelet. Ayan, kung makikita nyo dito. Ayan, kitang-kita. Oh, uy. Nayupi natin, mga kaigang. Uy, balik natin. Isilin lang. Malambot pala tong Mikana Masuyo. Kaya mag-ingat pala kayo dito mga kaigang, no? Para sumabit kung saan, tapos mabatak. Okay, ulitin natin no, mga kaigang, walang kapwera sa to ha. O, tingnan nyo ha. You know, napakalambot niya. Deform na kaagad. Okay, pero mukhang okay naman. O, di ba? At that. Okay pa rin naman pag dito sa angle na to, ayan. Kung makikita nyo. Dito naman sa ilalim, yan. Yung itsura niya mga kaigang. Okay, balik na natin dito. Kamaya na lang natin ayusin. So mga kahigang, last but not the least, itong ring number 4. Ito mga kahigang, ang ina-assume nating 299 pesos na ring na nag-trending. Ito rin ang reason kung bakit na-dismaya si ate girl at question ang value niya sa boyfriend niya. Ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon ni ate girl at kuya guy. Okay, buksan natin itong Mikana Churuk ring mga kahigang, dahan-dahan lang. Yun, may silica gel na naman mga kahigang. Okay, tanggalin natin to. Uy, pakita muna natin sa camera, no? Ang trending na 299 pesos na ring. Ang sumira sa relasyon ni na ate girl at kuya guy. Anong masasabi niyo dito sa Mikana Churuk ring mga kahigang? Comment down below. Manipis siya mga kahigang, tsaka napakagaan. Pero bumawi naman siya dun sa design sa sides. Yan, no? Kung makikita nyo. Bali, combination ng gold tsaka silver. Ayan. So, gold plated din to mga kahigang, no? Ooh. At that, kita nyo naman, no? Laki ng stone niya dito. Bali, parang bracelet din to. Kagaya dun sa ring number 3, mga kahigang. Ayan, hindi ko na ibubuka. Kasi baka ma-deform. Malambot lang to, for sure. Maganda naman yung design niya, oh. Oh, kita nyo? Look at that. Tingin ko kasha dito sa daliri ko dito. Ayun, kasha nga. Oh, mga kaigang, oh. Mukha bang 299 pesos yan? Kita nyo? Ganda naman, ah. Oh. Tatingin nyo ba magko-complain yung mga jowa nyo pag binigyan nyo ng ring na gano'n, mga kaigang? Assuming lang na hindi nila alam na 299 lang to, ha? Ganda naman, eh, oh. Napaka-elegant nga ng design niya, eh, oh. Siguro kung pinalitan lang ni Kuya Gay yung case, no? Mas magmumukhang presentable to. Ilusyon din kasi yung packaging eh, di ba? Minsan nakakalimutan natin na napaka-affordable ng product dahil ang ganda ng packaging. Pero kung i-check nyo naman yung store ng Mikana, eh sobrang daming kumukuha ng mga ring nila. Lalo-lalo na dito sa Lazada, less 299 pesos pa. Design-wise, maganda naman talaga. Napaka-detail ng itsura. Sa material at quality lang talaga nagkakatalo. Siyempre, expected na to sa 299 pesos na ring. Pero yun nga, sabi nila, it's the thought that counts. Sa tingin nyo mga kaigang, ano yung reason ni Kuya Guy kung bakit 299 pesos yung ring na binigay niya kay ate girl? Eh kasi sa mga babae, di ba? Yun talaga yung inaabangan nila eh. Magpo-propose yung jowa nila, syempre may kasamang ring yan. Kaya kayo mga kaigang, lalong-lalo na sa mga babae.
Anong ire-react nyo kung makatanggap kayo ng 299 pesos na ring sa jowa nyo? Comment down below!